Bayan, kahapon pinakita namin ang pagkalat ng Coco Scale o Coconut Scale Insect o Coco Lizard sa mga nyugan sa Isabela City sa Basilan sa Mindanao. Pero sa Zamboanga City, natuklasan po ng KSP ang kakaibang uri ng peste na sumisira din sa mga puno ng nyug. Coco Lizard ba ito o ibang uri talaga ng insekto? At may action ba ang Philippine Coconut Authority o PCA? Yan po ang aming pinatrol sa Part 2 ng KSP Kabayan Special Patrol. Mistulang Christmas tree o halos walis tingting na ang mga puno ng nyog sa taniman ni Ginang Annabel Ibanez sa Barangay Sinunok sa Zamboanga City. Ika-28 ng Mayo nang unang mapansin ni Ginang Annabel ang pagkaubos ng mga dahon ng tanim niyang nyog. Anong napansin niyo noong una? Wala na mga dahon. Masyado walang dahon? Oo. O tapos? Tapos masyadong mabilis. At makalipas lamang ang isang buwan, halos isang ektarya na ang sinalanta ng mga insektong kung tawagin ay pagi-pagi o slug caterpillar. First time talaga to dito. Dito sa lugar na ito? Dito. Okay. Wala pa nakaka-experience ganyan? Wala pa. Dito lang. Ayon sa isang eksperto sa mga insekto o entomologist, karaniwang peste ng nyug, ang pagi-pagi o slug caterpillar. Ang adult niyan ay yung mga tinatawag nating moth. Ang slug caterpillar ay kayang mangitlog ng hanggang 50 to 60 na itlog, bawat isa, yung moth. Posible ring naubos ang mga natural predator o mga insektong kumakain ng pagi-pagi kaya dumami ang bilang ng mga ito. Meron yung mga parasitoid, yung umaatake ng mga larva, yung mga wasp, at meron ding takinid fly. Maaring nagkaroon lang ng imbalance, namatay ang mga natural enemies ng slug caterpillar, kaya bigla tumaas ang population ng peste. Paliwanag naman ng Philippine Coconut Authority o PCA, seasonal o may panahon lamang ang pag-atake ng mga pagi-pagi. Normally, this is a dry season pest, katulad ng Coco Lizard. Kung tag-init, mahaba ang tag-init, usually susulpot yan. Pero malaki rin ang posibilidad na maulit muli ang pamemeste ng mga pagi-pagi. Maari itong maulit kung yung mga breeding size niya at saka yung paligid ay hindi malinis. Pero pag malinis na, hindi na yan mag-o-occur. Sa kasalukuyan, nagpapausok na lamang si Ginang Annabel sa kanyang nyugan na naapektuhan na rin pati ang mga tanim niyang saging. Ano sabi ng PCA? Di ba sila nangako na i-sprayan? Wala. Pausok-usok lang daw. Pinausokan ba niyo? O anong nangyari? Ganun pa rin. Pero nakokopra ba niyo ang bunga? Wala pa. Kasi every 3 months yan siya. So inaasahan ninyo mawawala rin? Sana, sir. Wala akong nakita pang ganun na ano na ang pagpapausok ay makakatulong. Siguro kung may nagawa na nila noon na kasi yung caterpillar hindi mo siya maitataboy eh. Ang maitataboy mo lang yung moth. Inirekomenda naman ng entomologist ang intercropping at paglalagay ng light trap para solusyunan ang pamemeste ng pagi-pagi o slug caterpillar. At sa gitna ng kaliwatkanang problema ng mga magsasaka ng nyog laban sa mga pesteng insekto, umaasa pa rin si Ginang Annabel na hindi tuloy ang maglalaho ang tanging pinagkukuna nila ng kabuhayan. At paliwanag pa po ng entomologist na hindi pa may tuturing na outbreak ang pamemeste ng pagi-pagi slug caterpillar sa Barangay Sinunok sa Zamboanga City. At ang dapat gawin lamang po ng PCA, i-monitor kung kakalat pa ang peste sa loob ng 3 buwan. Pero nangangamba naman ang mga maynyugan sa Barangay Sinunok na baka lumipat lang sa kanila ang pagi-pagi kung hindi ito mapupuksa.